Hello, good morning. Welcome to my channel. And po ay Saturday. Galing lang po ako ngayon sa church because I served as a lector and a psalmist. Today, medyo natagalan po ako before mag-vlog uli dahil napakarami po namin activity. Lalo na po ngayon na malapit na ang Pasko. And we are called to help one another. Marami po mga ginaganap na mga activities like meetings, seminars, gayon din po mayroon mga gathering, and mamaya mayroon na naman po kaming BEC sa MIKP Church. Ngayon naman, I'd like to talk about sharing a new topic before you. At karamihan sa atin ay aware sa ating mga spiritual apathy. Alam niyo siguro yung ibig sabihin ng spiritual apathy. Ano ba ang ibig sabihin ng spiritual apathy? Spiritual, as we know, it pertains to godliness, to learning a lot of things concerning the will of God in our lives. It's all about the existence of God. You know? It's more of reflecting on the newness of spiritual life and walking in the ways that God wants us to be. Kaya ngayon naman, i-share ko sa inyo kung ano naman yung aking puro-puro or opinion about spiritual apathy. First of all, ano bang ibig sabihin ng apathy? As we all know, we are here to share simple things para maging malinaw din sa lahat ng ating mga viewers as of this time. Ang apathy pala, ang ibig sabihin ng apathy is lack of feeling, is absence of emotion, or indifference. As we all know, we are now in a world na kung saan ay marami nang nakakalimutan. Magkasal, alalahanin ng Diyos, magsimba. Maybe we are not just pertaining to people who are lack of knowledge concerning the Bible, the words of God. Mostly, we are pertaining about the world itself. Kasi ang dami na ngayon ng mga social media na nagbibigay sa na atin ng iba-ibang experiences in life. Yung ating daily activities, di po ba? Dinadala tayo sa iba't ibang business. Ibig sabihin, iba-ibang pinagkakaabalahan sa buhay. Every day, we go here and there, punta sa trabaho, and punta na naman sa mga gawain na alam nating mapapakinabangan natin or ikabubuhay natin. We all know that it's just but natural na magkaroon tayo ng pagkakaabalahan sa buhay na ito. But sometimes, people do forget na hindi nila alam kung ano talaga yung kahulugan ng buhay. Ibig sabihin, why are we here on earth? Para bang napapansin ko maraming tao na nabubuhay lamang para sa sarili. They all know na para bang feeling nila wala nang matatapos sa buhay na ito, na hanggang dito na lang ang lahat. There was one time na galing ako sa church and I was with my daughter. We are going to the comfort room kasi nakalimutan namin mag-CR. And I am about to, you know, hindi naman ako pwedeng magpigil kapag ako'y nawiwiwi na. So, I told my daughter na hintayin niya lang ako and we're going to the CR. After going to the CR, there was this caretaker na nakausap ko. She's an old woman and I used to talk to her before, kakwentuhan ko siya, pero may pagkaulyani na siya siguro because of her age. Actually, she told me na siguro nahalata niya I was wearing my uniform and I was in my lector uniform. She was asking me, galing ka siguro sa simbahan, ano? I told her, opo, sabi ko naman, sinagot ko. Ang sabi niya, I was so amazed. Parang nagulat ako dun sa sinabi niya na meron pa pala ako sa isip kong mga taong ganito. She said, bakit ka nagpapakaabalang magsimba? Bakit mo pinapagod ang sarili mo para magsimba ka? Eh wala ka rin namang mapapala. Pagkagaling mo doon, mapapagod ka lang, uuwi ka lang ng bahay. Marami pang mas
dapat harapin sa buhay kaysa ang magsimba, giving time to that. Now, para sa kanya, it's all nonsense. So parang nalungkot ako with that reason. Parang hindi ko mag-gets kung ano kalalim ang ibig niyang sabihin doon sa sinasabi niyang bakit ako kailangang magsimba, bakit ako kailangang mag-serve kay Lord. Parang for me, it was a nonsense kind of opinion on her part. So parang, on the other hand, parang medyo nalungkot ako, and I cannot deny the truth na I said to God, to my prayers na, oh my God, mayroon pa palang mga taong ganito na ayaw kayong kilalanin, ayaw kayong bigyan ng panahon. So I think, again, about spiritual apathy. So I think, eto nga yung ibig sabihin na sinasabi dito, apathy means lack of feeling, lack of love, parang desire. Yung desire natin to give God the due na siya naman ang nag-create ng lahat sa buhay na ito. Kung wala siya, wala rin tayo. So, nalulungkot ako with the fact na ganun ang sinabi sa akin ng old woman na ito na hindi na ba natin kailangan ng Diyos? Kailangan bang mabuhay na lang tayo para sa sarili natin, magtrabaho all the way and do things that we want? We sometimes forget that the world sometimes are already endowed with worldliness. Kumbaga, naiwan na natin yung ating pagnanasang mapalapit sa Diyos. Meron man nananalangin na, Lord, ako'y patawarin ninyo sa aking mga kasalanan. Pero kung minsan nasa nguso lang lahat yun eh, at wala sa puso. So masasabi natin na ang spiritual apathy, eh kakulangan. Kulang pa tayo sa pananalig sa Diyos, sa pagmamahal sa Diyos. Kung kaya hindi man lang natin minsan maalalang magsimba, magbasa ng salita ng Diyos, at bigyan siya ng panahon para ibahagi sa ibang tao. Whereas, iyon naman talaga ang gustong mangyari ng Panginoon para sa ating lahat. There was one time na nanonood ako ng YouTube, and there was this lady who already have gone to see the hell and the heavens. Namatay na siya, and there was this experience na dumating siya ngayon sa judgment. And she faced Jesus herself. In fact, inidescribe niya kung ano yung itsura ni Jesus, kung ano yung suot ni Jesus, that he was wearing white, he was with sash na kulay purple, and then with sandal. And he was shining so bright na halos hindi niya makita ang mukha ni Jesus. So there was this big theater na inilabas sa harap niya para for her to look back kung ano ba yung mga nagawa niya sa lupa. Therefore, Jesus judged her according to what she did in the past. So naandun sa theater na yun, makikita pala natin kung ano yung mga nakalipas natin ginawa. So wala talagang matatago doon sa paningin ng Diyos. Kaya dapat nating isipin kung gaano pala kahalaga yung bawat ginagawa natin dito sa lupa. It's not all for our own glory, for merriment, for happiness, for spending time with barkadas. It's not all that means the world. So marami palang pinapagawa si Lord sa atin na dapat nating gawin. At one thing, hindi ko pala talaga makakapunta sa langit kung mayroon ka pang nalalabing isang kasalanan. So, yun nga, nakasabi naman yun sa Biblia, di ba? That no unclean thing can enter the kingdom of God. So, it is true indeed, na lahat pala ng nakasaad dito sa Biblia ay totoo. At wala ni isa man na, sabi nga ni, nakalagay nga doon, diba? All things will pass away, but God's word will never, ever pass away. Kaya, dapat maisip natin na now is the time to prepare to meet God. Kumbaga, huwag nating ibuhos lahat ng panahon natin sa trabaho lang, for ourselves. It's true that we need our family to be with us. Kailangan din natin magliwaliw. Kailangan din natin ng
unwinding sa buhay natin. Every day, it goes with the life. Pero it's not that all life. Kuminsan, nakakalimutan na natin yung alalahanin, ang manalangin. Kung minsan naman, tayo mismo na kami na nagsisilbi sa Panginoon bilang isang lector, we are kumbaga nagsasalita lang kami sa nguso, no? We are trying to utter things, we pray things, ask forgiveness, and yet anong ginagawa natin? Yung kabaligtaran. Sinasabi natin, mahal ko yung kapwa ko, mahal ko yung aking mga magulang, mahal ko ang aking mga kapatid, and yet sometimes we betray them. Diba? Maraming ganung instances sa life natin. Everything goes in this world. Kumbaga, nasawsaw na tayo sa worldliness. So, hindi ganun kadali ang pagbabago. All we need is renewal. Sabi nga sa Matthew 24, verse 13, he that endures to the end, the same will be saved. Kung minsan, masasabi natin, spiritual apathy is sa una lang tayo nagiging maalab sa ating pagsisimba. Sa una lang tayo nagiging dedicated doon sa ating mga gawain na pangsimbahan. And yet, kapag nandun na ang problema, andun na ang mga bagabag sa buhay, sakit, o kung ano-ano pa man, our tendency is to fall down or to fall away at nawawala na tayo sa simbahan. Kung minsan tinitignan din natin yung sinasabi ng ating kapwa laban sa atin, which is just a part of God's plan para tayo maging matatag. So we just forget it sometimes. Ako kasi, it also happens to me in the past. So na-realize ko ngayon na the more we are entangled to all these ordeals in our life, the more we need to hold on strong para maging karapat-dapat tayo that when that day comes na i-judge tayo ni Lord, walang makikitang bahid dungis doon sa ating past. Kapag nakita tayo doon sa malaking theater na pinapakita. So, para nakikita ko na lagi naman kasing sinasabi yun na ganun yung mga naranasan ng mga taong nanggaling na sa kabilang buhay. And so, we'll go back to doon sa experience na isang babaeng namatay na and she saw hell. Excuse me. Nakita niya yung hell and she really wonder na sa dinami-dami pala ng tao sa mundo, sabihin na natin, napakarami pala talaga ang napupunta sa hell. Hindi ko po kayo tinatakot bilang viewers ko. Ako kasi na-realize ko by myself, ayoko mapunta doon. Takot-takot talaga. Eh kung sa init nga lang, ng araw, eh hindi ako makatagal. How much more? Masunog pa ako doon sa impyerno. So, kailangan talaga pala natin ng confession every day of our lives, direct to God or to the priest themselves if we are Catholic. So, for me, it doesn't matter where religion or what religion you are in as long as you obey and follow the words of God, which is the scriptures. So, kailangan nating sundin pala kung ano talaga yung nakasaad doon. And besides, God is wanting us, kumbaga, in-expect niya talaga for us to read the Bible each day, which I myself, I'm also guilty about it. So, we really need to make a change right now, diba? Parang, ang spiritual apathy kasi is sometimes it indicates insensitivity to responsibility. Sometimes, nakakalimutan natin na may responsibilidad tayo na magsimba. Na hindi ito isang option. We need to realize na hindi ito isang option para sa atin na, ay gusto ko magsimba bukas, ay wag muna akong magsimba kasi ganito, ganyan. So we make excuses out of those things that we commit mistakes na hindi yun kaaya-aya sa paningin ng Lord. Remember, we have the responsibility to give time to God. Kung pwede nga lang, we give more time to Him rather than the things of worldliness. Diba? Meron nga sinasabi, the Lord is trying to reach out to us and warning us in Luke 21 verses 34 to 36. Sabi niya, take heed to yourselves and watch and pray always. It is absolutely
essential. So dapat lagi tayong nananalangin. Madalas nananalangin lang tayo, hapyaw pa, and it's all for our own. Kumbaga, puro na lang sarili natin na sana ganito, sana ganyan, ako ganito. We don't sometimes pray for others, which is yun naman talaga expectation ni Lord sa atin, to pray for others, to love others as we love ourselves. So alam kong palasak na itong kasabihan na ito na love others, but still, tayo hindi natin ginagawa. We must admit it na andun pa rin yung kakulangan sa pagpapatawad. Let us remember na hindi po tayo makakabalik sa kingdom of God kung mayroon pang hatred na nalalabi sa ating puso. Kasi nakikita naman ni Lord John. In fact, that woman na nakaranas na mamatay at nabuhay ay binalik siya ni Lord para i-transform niya ang kanyang sarili, para baguhin niya pa kung anong kulang niya. She asked the Lord na pwede po ba akong magkaroon na ng pamilya when you bring me back to earth. Ang sabi ni Lord, saka na lang yun. Kasi kailangan mo munang maraming pagbabago sa sarili mo. At kapag nakita ko na marami ka ng pagbabago, na transform your life, then that's gonna be the time that I will give you a better family. So sometimes we ask God for something na hindi pa niya will. Kaya we have to be very responsible in taking away that kind of spiritual apathy. Alisin natin yung pagiging indifference, kasi ako, I'm practicing it within myself. Kumbaga, gusto ko na mabawasan yung pagiging stricto, yung pagiging magagalitin ko. Kasi sometimes I want to see things perfectly. Kasi God is also looking for perfect people. Alam niya na hindi tayo perfecto because we are humans. Pero God really wants us to be perfect. Alam natin na hindi ganun kadali. But we need to always ask the guidance of the Holy Spirit to lead us to perfection. Hindi yung perfection na ibig kong sabihin is lahat na lang ng ginagawa mo is perfect, yung mga sinasabi mo is perfect, because marami tayong pagkakamali, marami tayong mga backslides sa buhay. What I mean here is that alisin natin kung ano yung bawal doon sa Ten Commandments na ibinigay ni Lord kay Moises during the time that he was in Mount Sinai. So, hanggang ngayon applicable pa rin sa buhay natin na kailangan natin ibuksan yung ating puso sa tunay na will ni Lord, na masigit nating bigyan ng pagkagising ang ating sarili mula sa pagkatulog. Kasi spiritual apathy is just like sleeping eh, para tayong tulog. Hindi natin napubuksan yung ating isip, yung ating puso, yung ating kaluluwa to what is the will of God. Para bang isa na rin sa halimbawa na spiritual apathy is that hindi lang tayo napubuhay para sa sarili natin, kundi parang tinatamad na tayong harapin yung spiritual na life. Parang para bang feeling natin hanggang dito na lang buhay. Sometimes I remember when my cousin was alive, your name is Grace. Alam mo, ganun kami ka-close, ganun ko siya kamahal. I asked her one time kasi may sakit siya, and I can feel, no, within me na parang hindi ko naman hinusgahan yung buhay niya kung hanggang saan. What I mean, I can feel something na what if she comes, paano kung dumating sa buhay na mawawala na tayo? And all of her life, she only depended on hospitals, on medications, on support of others, yung kanyang family, dahil nga marami siya laging sakit, and still, she's so very courageous to face it all, at napakarami naman ding nagmamahal at nagsusuporta sa kanya, at isa na ako doon. And alam ko naman na she is a good person, kaya lang, what dreads me more about asking this is this, ay para bang ayoko talagang mamatay ako ng wala akong papupuntahan na mabuti. Kasi I cannot imagine myself going to hell someday. Parang hindi ko talaga kaya. So, kahit na ganito ako, ayoko naman sabihin I have a pure heart. No, it's only God who can say that. Para sa akin, I'm trying to be what I am in the most that I can be. Kumbaga, kinakaya ko hanggat kaya ko na maging isang mabuting tao. At isa sa mga kahinaan ko nga is yung impatience.
And that reminds me of what Mama Mary told me, to become very, very patient. Kaya, kasi kilala nila ako higit sa pagkakakilala ko sa sarili ko. So, it's just like our minds are dead to the world kung tayo ay may spiritual apathy. Sabi nga ng mga psychologists says that those who face stressful hardship become apathetic. So, hindi natin makontrol yung stress sa buhay natin, yung pinakakaabalahan natin, mga problema sa pera, mga problema sa trabaho, problema sa pamilya, sa barkada, sa pag-ibig, at kung saan-saan pang dako o aspeto ng ating buhay. We cannot control them. It's always there. That's why we are here on earth, because this is a kind of stage where we should play a part na kailangan nating gawin kung ano yung role na binibigay ni Lord sa atin. If we cannot make a change out of that hardship and ordeal we are experiencing, it's God's will and plan for us. So we need to, sabi nga ni Dr. Willie Ong, matuto tayo magtiis, matuto tayo maghintay, because God has a wonderful plan for each and every one of us. Sa Romans 5:5, Jesus then, sinabi niya dito, sa Romans 5:5, Jesus then is warning his church that the wickedness of the world will increase to such an extent that it would sap the spiritual heat out of his own people, causing their love to grow cold. So, napakarami talagang social forces ang maaaring makapag-backlog sa atin mula sa paglalapit natin sa Panginoon. Napakaraming bagay ang pwede tayong hatakin. So, we really need to endure. We really need to be patient. We really need to be strong. Kasi yun lang naman ang way. Kung ayaw natin na dumating, meron kasi minsan mga tao nagsasabi na, di bali na mapunta ako sa impyerno. Basta ang importante, maipadama ko yung galit ko at paghihiganti ko. Parang, I remember also that there was one time na I was in that stage of my life na natuto kong gusto kong mag-revenge sa galit, gusto kong magtanim ng masama laban sa aking kapwa. But then I realized na he keeps on, hinihila ako ni Lord to come back to church kasi ang daming need. Uy, kailangan ng ganito sa church. Uy, kailangan ng ano, wala tayong ganito. So, parang nagigilty naman ako. Nakukonsyensya ako na hindi ko gawin yung role ko. Hiniling ko kasi ito sa Diyos na makapagsilbi ako sa Kanya. And now, He gave me the reason to serve. Na andito na ako eh. Not because you're here, pwede ka rin mag-back out anytime. So, there is plan na talagang itinalaga ni Lord para sa atin. And we need to embrace that plan. That because if we endure to the end, God has a final blessing or a reward. And we should not look after that reward, of course, kundi yung desire na makapiling natin siya. Remember, it is the plan of God, and that is what we call the plan of salvation. So, dapat nating yakapin yung kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin, hindi yung plano natin. Kasi lahat tayo mag-end up into death. Doon lahat tayo pupunta, whether we like it or not, diba? So, we have to accept. But the thing is, we have to think about the other life. Saan pa tayo babagsak? Saan ba tayo papunta? Kasi it's something endless. It's something eternal. And nothing can change it. Habang buhay na yun eh. No matter how people pray for you here, kung wala ka na talagang tsansa na makabalik doon, we need not hell. We need not purgatory kung pwede nga lang. Pero napakarami talagang bumabagsak sa ganun. But others don't believe in such things. There is only one hell and one heaven. So, granted na, excuse me, all these things happening into our lives na ito lang talaga yung itinalaga ng Diyos para sa atin when we die. Excuse me. So, gusto kong encourage lahat to my viewers na i-challenge natin yung ating sarili. I-force natin ang ating sarili mula sa laziness or being indifference.
Now is the time to wake up. Now is the time to open up your scriptures. Seek for God. Seek for what is the reason why we are here. At kung anong gusto niyang pagawa sa atin. While there is yet time. Kasi ang oras natin na uubos at ang buhay sa mundo ay napakaikli. Hindi natin masabi kung hanggang kailan. What the Lord expects from us is a kind of love which is agape, di ba? In John 6:44, sabi niya, it is a kind of agape love. It's love towards God. It is dutiful, submissive, obedient. A love that one does not what it does what is right, regardless of how a person feels about it. Agape love has a moral care rather than an emotional one. So we need not to be emotional. Ayaw ni Lord na maging emotional tayo in so many ways. And agape is a kind of love na we have to be responsible enough as a child of God bilang tao. Kasi kakambal na natin ang Diyos sa buhay natin and we need not to fall apart from Him. It is our duty to submit to His will, to His commandments, to what He really wants us to be. At kung kulang yun, I don't know kung saan tayo babagsak when the right time comes. I just hope and pray that we can cope up to what really God wants us to be. Kasi ako rin, I am in this kind of stage where I am struggling for myself, eradication of all my worldliness, of all my weaknesses. And all we need to do every day is to confess. Kahit nga lang sa katabi natin pwede tayong mag-confess kasi naririnig naman ng Diyos. But most of all, we have to pray. At pagsisihan, bawasan, restitute things kung ano yung dapat baguhin sa ating life. Because the Bible shows that in general, we show agape to the Father through our obedience and submission, especially to His law. We show agape love to each other through sacrifice, just as Jesus' example of love to those around Him and to us was through sacrifice. Imagine how Jesus sacrificed for us. When we come back to His presence, gusto ba natin yung nakikita natin yung sarili natin doon na ang dami-dami pala natin nagawang kasalanan, itinatagong kim-kim na galit sa akin, sa ating sarili laban sa ating kapwa. We must cleanse everything inside us. Kung ba kailangan natin linisin talaga. We know it's not easy sometimes, lalo na sa mga taong nag-depart na sa kanilang paniniwala. But who knows, at this point in time, marami sa atin yung nasa verge na ng pagkalaglag sa ating spiritual na pananalig sa Diyos. So it is important that we should give heed to the warnings of God, which is in the Bible, that we must learn how to be responsible enough to wake up. Hindi na tayo dapat natutulog pa kasi it is that kind of being indifferent to the world na we need not to be famous, we need not to be rich, we need not to be stylistic or whoever because God is not looking upon those things. In fact, He wants us to be humble, He wants us to really go down. Kumbaga, hindi tayo kailangang magmalaki dahil wala naman tayong may pagmamalaki. So yun lang ang gusto kong i-share sa inyo this day. And I'm proud na the Holy Spirit is trying to prompt me to share this with you. Na sana kahit kaunti, meron akong maipukaw dyan sa inyong isip at puso. To renew something, kahit paunti-unti. Kaya, I hope to see you once again. And I hope you will like it. And you can subscribe more. So, bye-bye.
See you and God bless everybody.